partners, welcome sa Extreme Success Channel kung saan pag-uusapan natin kung paano ka magiging successful. Hello partners, kung ano man yung success na gusto mo, mindset. Gusto ko maging successful. Dito pag-uusapan natin yung iba't ibang business opportunity, marketing strategies, at yung mga bagay na kailangan mong gawin para maging successful. At kung gusto mo na mga ganitong klaseng video, please subscribe and click the notification bell para naman updated ka sa mga latest videos natin every week dahil makakatulong to sa'yo para maging successful ka. Ako nga pala si Brylle Apduhan at isa akong opportunity provider. For the past 6 years, may mga libo-libo na akong Pilipinong natulungan para magkaroon ng opportunity sa buhay nila. So ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung top 5 na opportunity na pato ngayong taon? Kung handa ka na, make sure tapusin mo yung video na to dahil for sure, marami kang makukuha at matututunan sa topic natin ngayon. Umpisa natin, ano ba yung 5 opportunities na perfect ngayong taon? Lalong-lalo na, pandemic ngayon. Napakadaming mga taong nawala ng trabaho, negosyo, nalugi, dahil sa pandemya. Kaya yung ibang mga tao, hindi nila alam kung ano ba yung mga opportunities na kailangan kong pasukin or subukan para ma-survive ko yung buhay, yung negosyo at yung pamilya ko ngayong taon na pandemic. Opportunity number 1, digital marketing agency. Tama yung narinig. Digital marketing agency. Ito yung tumutulong sa mga iba't ibang negosyante para sa digital marketing nila. Ito yung ikaw yung magiging funnel builder nila, ikaw yung gagawa ng website nila, or ikaw yung mag-graphic design ng mga creatives nila. O kaya naman video editing at yung mga funnel building, chatbot automation, at marami pang iba. Ito yung isa sa pinakakinakailangan talaga ng mga negosyante ngayon, lalo na ng mga online seller. Kaya lang, napakahirap kasi kailangan mong pag-aralan yung iba't ibang mga digital marketing. Pero kapag natutunan mo naman yon, hindi ka magugutom dahil napaka-in-demand ng mga digital marketing skills ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Dahil lahat online na. So maraming nangangailangan ng mga skills na yan. Kaya kung ikaw mahilig kang mag-drawing sa art, mag-video, o kaya naman mag-post-post, pwede mong pag-aralan yung mga social media management, pwede mong pag-aralan paggawa ng website, pag-design ng mga post, dahil napakalaking opportunity niya para sa'yo. So, let's go with the opportunity number 2. E-commerce and dropshipping business. Yung e-commerce and dropshipping business, ito yung tinatawag na parang online selling. Nagbebenta ka ng products mo through online. So, dito, kapag marunong ka sa pagbebenta online, pwede kang kumita ng malaki dito. Pwede kang magbenta sa Shopee, Lazada, sa Facebook, at sa lahat ng mga iba't ibang platform na maraming tao makakita ng produkto mo. So, e-commerce and dropshipping, yan yung isa sa mga top business ngayon na pwede mo subukan para re-up mo yung buhay mo. Kung may produkto ka, ilagay mo yan sa online. Ilagay mo yan sa Shopee, sa Lazada, sa Amazon. Sigurado ako maraming customer yung lalapit sa'yo. Pero syempre may iba't ibang mga strategies pa na kailangan gawin para maging successful yung e-commerce and dropshipping business mo. Pag-uusapan natin sa mga susunod na video. Okay? Opportunity number 3. Digital products. Yes, tama yung narinig mo. Digital product business or mga infopreneur. Okay, magiging infopreneur ka. Ikaw yung nagbibigay ng informations. Halimbawa, kagaya nito, di ba, nagbibigay ako ng mga information sa inyo. So, pwede ka maging blogger, magsusulat ka ng mga iba't ibang information, or gagawa ka ng mga libro or e-books na tinatawag na pwede na lang ibenta online. Or pwede kang gumawa ng mga online course or maging coach na kung saan tutulong ka sa iba't ibang tao at magkaroon ng information para matulungan silang ma-solve yung mga problema nila. Opportunity number 4, freelancing. Freelancing yung isa sa pinaka magandang opportunity ngayon. Ibig sabihin ng freelancing, ikaw yung magiging virtual assistant or gagawa ng mga trabaho hindi kayang gawin ng mga iba't ibang mga boss o mga CEO. For example, appointment setter ka, ikaw yung taga-appointment or ikaw yung gagawa ng mga emails nila, ikaw yung magsusulat para sa kanila, ikaw yung sasagot ng mga inquiries ng mga customers nila kasi wala na silang time para gawin yun. Or ikaw yung magbebenta ng mga stores nila sa
Amazon, ibig sabihin magiging staff ka nila. Pero nasa bahay ka lang nagtatrabaho, yun yung kagandahan ng freelancing. Kasi kahit nasa bahay ka lang, may laptop ka at internet ka, ay pwede ka nang mag-apply sa abroad. Pwede ka nang magtrabaho sa bahay mo at ang mga boss mo ay yung mga foreigner or nasa ibang bansa. At napakaganda at napakalaki ng pwedeng kitain. Pero again, kailangan mo rin ng mga skills para matutunan kung paano ba maging isang virtual assistant o maging isang freelancer. Opportunity number 5, network marketing or affiliate marketing. Isa sa pinakamag-top opportunity dahil hindi mo na kailangan mag-isip kung anong product, hindi mo na kailangan gumawa pa ng company mo at mamuhunan sa mga iba't ibang permits, at hindi ka na mahirapan sa mga paano siya ibebenta kasi kumpleto na siya. Hindi ka na gagawa ng mga creatives, hindi ka na mag-iisip, susundin mo na lang kung ano yung ituturo sa'yo. Pero syempre mag-iingat ka kasi maraming nagkalat ng mga scam ngayon. Make sure na kapag papasok ka sa network marketing or affiliate marketing, check mo yung mga legalities at kung kamusta ba yung product nila, ilang taon na ba sila, or kahit bago okay lang naman, basta siguraduhin mo na hindi ito magiging scam at magiging maganda yung magiging network mo. Bakit? Sa network marketing kasi affiliate marketing, ang unang pinagkakatiwalaan dyan ay ikaw. Hindi yung company at hindi yung product, kundi ikaw. Kailangan mong i-research din kung kamusta yung company na yan, sino yung may-ari, at kung mapagkakatiwalaan ba sila. Ngayon, kapag sinubukan mo yung kahit ilan dyan sa limang yan, sigurado ako partners na makakachamba ka kung alin dyan yung para sa'yo. Kasi hindi lahat yan para sa'yo. Maaring wala dyan sa limang yan yung para sa'yo. Pero ang gusto ko lang sabihin, sumuko ka. Subukan mo. Dahil sa limang yan, sigurado ako, isa dyan, maaring para sa'yo. Huwag kang matakot sumubok. Yan yung isa kong may papayo sa'yo. Kung gusto mo talaga maging successful, kailangan kahit papano risk taker ka. Kasi the only moment na matatalo ka is kapag hindi ka sumubok. Walang magbabago sa'yo. Pero pag sumubok ka, tapos hindi ka naging successful doon, for sure matututo ka. At yung learnings na yan, yung magbibigay sa'yo ng lakas at edge sa mga susunod na susubukan mo. At doon ka mas magiging successful. Ayan o, so huwag mong kakalimutan yung limang bagay na yon, subukan mo yon. Dahil for sure, marami nang yumaman dahil sa limang yon. At kung gusto mo naman lahat ng yon, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Dahil tutulungan kita kung paano magiging successful sa limang bagay na yon. Again, this is Brylle Apduhan at isa kang opportunity provider na lagi kong sasabihin sa'yo, gusto ko maging successful ka. See you in the next video and have a great day.